nagunahan ang supporters na mayakap si Senador Manny Pacquiao sa Cagayan de Oro City kagabi. Kasama ng libo-libong nasa rally sa City Amphitheater ang mga miyembro ng deaf community. Ang mga kapwa Bisaya at taga Mindanao na sige ang sigaw ng daog na o panalo na sa gitna ng kanyang campaign rally ang sinasabi ni Pacquiao na sikreto niyang lakas sa May 9 elections. Depolusyon nito ng mga mahihirap na tao. Nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino ang mga mahihirap para sa magandang kinabukasan. At yan ang advokasya natin. Patutsada ni Pacquiao dapat pagdudahan ang mga kandidatong toto iwas sa mga tanong ng media. Makikita nyo yung ang ugali ng isang kandidato kung ito ay maganda ang intention o hindi. Unang-una, kung maganda ang intention mo, open ka. Ihayag mo lahat ng plataforma mo, ihayag lahat ng nasa puso mo, ihayag lahat ng plano mo sa bansa o sa mga tao. Pero kung hindi maganda yung intention mo, siyempre may itatago ka, iiwas ka. Nagbabala rin si Pacquiao na posible magkagulo sa bansa kung ang nagigiraang kampo ang manalo sa halalan. Pag manalo si Bongbong, hindi matitigil yung kaguluhan. Hindi matitigil yung kasi buti kung papayag yung Dilawan. Kung manalo naman si ang Dilawan, papayag kaya ang kabila. So ganun na lang palagi ang politika natin dito. Hindi na tayo nakafocus doon sa economic growth and development sa ating bansa. Ang naapektuhan yung taong bayan. Samantala, sorpresa naman nakikampanya kay Pacquiao si isang bayan senatorial candidate Monsur del Rosario na inendorso si Vice President Lenny Robredo matapos kumalas ng suporta sa Lacson-Soto tandem. Matagal na nila silang magkaibigan ni Pacquiao at naimbitahan lang siyang sumama sa rally. Sa Maynila, minarkahan ng mga taga-suporta ni Pacquiao ang Labor Day sa aktibidad na tinawag nilang Maralitang Filipino Prayer Walk mula Luneta hanggang Philippine International Convention Center. Sherian Torres, ABS-CBN News.